Hello guys, magluto tayo ng bihon at ayan na nga yung mga sangkap na gagamitin natin. Sangkap talaga guys, diba? Tagalog na Tagalog yun guys. At dahil ngayon, Yasumiko, day off ni Inday, magluto tayo ng bihon. Ay nako, nag-craving na naman ako at yun na nga, bihon yung nagustuhan kong kainin. At ayan, binis ako na nga yung bawang sibuyas. Yung sibuyas ko guys, ready to luto na yan. Gayat-gayat na siya nung binili ko guys. Nasa pack na siya nung binili ko. Para hindi mabilis mabulok. At ayan na nga, at igisa naman natin ang karne. Alam ko naman marunong kayo magluto ng bihon guys. Pero syempre iba-iba tayo ng style. Mamaya iba yung style ko, iba yung style nyo. At wala lang, may vlog lang, diba? Wala na kasi ako makontent guys. At ayan na nga, nagluto na lang ako. Alam niyo naman, pag day off ko, doon ko lang nagkakain. Gusto ko talaga eh. Gusto ko talaga ipinakbet, pero tinaman pa ako magluto ng pinakbet. At ayan na nga, hindi ko alam kung bihon na hinaluan ng gulay ba yung aking niluto o gulay na hinaluan ng bihon dahil napakarami kong gulay. Pero kasi diba guys, yung gulay pagka naman naluto na siya, yan tingnan nyo. Lumiliit na siya kaya nag-iiba na yung texture niya. Umuunti na siya guys. At ayun na nga, nakita nyo naman, nagugas muna ako ng kutsilyo ng mga pinagamitan ko. At ayun, binabad ko na yung bihon dahil iba yung klase ng bihon na ginamit ko pang Japan kasi yun. Matigas-tigas siya ng konti guys. Hindi katulad ng bihon doon sa Pilipinas yung style niya. Kaya ayan na nga, tapos ayan, set aside natin yung mga gulay para hindi masyado malabog. May timpla na rin yan guys. At ayan, ilagay natin muna sa isang kawali. Tapos ayan, tinimplahan ko nga yung sabaw para dyan ko pakuluin yung bihon natin. Harusami ang tawag dito sa Japan. At ayan na nga, papakuluin natin ng konti para lumambot-lambot siya guys. Kasi iba yung texture niya eh. May lasa na rin yan guys. Para pag ano, nanunuot yung lasa doon sa bihon. Diba? At ayun, feeling ko maunti siya. Dinagdagan ko, yun nga lang parang matigas yun ah. Pero hinalo-halo ko na nga at ayun na nga. Sinama ko na ulit yung gulay para maghalo na yung lasa nila. At magsama-sama mixture-mixture na sila dyan guys. At ayan, halo-haloin natin para maging perfect na yung itsura ng bihon natin guys. Ay sige, halakain na tayo. At ayan na nga guys, naluto na siya. At ayan na nga si Inday, nag-prepare na ng pagkain niya, ng ulam niya, ng bihon. At ganyan din pa kayo kumain ng bihon guys. May kasama kanin, and may coke pa. Ay, sarap talaga. Good luck naman sa GERD ko. At ayan, ilagyan natin ng lemon. At ayan yung shichimi ang tawag yan. Maanghang yan siya guys. Ay, itadakimasu. Alam niyo ba guys, pagkakain ka sa Japan, kailangan magsasabi ka.